4:10 naman ang i-anunsyong naialis na sa ospital ang katawan ni Francis. Lubos namang ikinalungkot ni Kuya Germs ang pagpanaw ni Francis na isa sa mga original na miyembro ng That's Entertainment. I was shocked talaga dahil hindi naman kaila sa lahat na isa yan sa mga original na anak ko sa That's Entertainment. Bilang pagpapahalaga sa ambag ng master rapper sa entertainment industry, isasama niya raw ito sa Walk of Fame na matatagpuan sa Eastwood City. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Saksi po tayong lahat sa kung paano hinarap ni Francis M. ang kanyang pakikibaka sa kanyang cancer na puno po ng pag-asa at inspirasyon. Sa ilang pagharap nga niya sa kamera, isang nakangiting Francis M. ang pilming nakikita ng publiko at ganito rin po ang natutunghayan sa mga litrato sa kanyang blog kung saan na-document po yung kanyang mga pinagdaanan mula nang magkasakit siya. Saksi po si Rafi Tima. Saanan ko ito ngayon? Itong buwan lang ang nakararaan ng madiskubre ng mga doktor na may leukemia si Francis M. Malalang klase ng leukemia na kung tawagin ay acute myelogenous leukemia o AML ang tumama sa master rapper. Ayon sa mga eksperto, karaniwang 1 hanggang 2 taon lang ang itinatagal ng buhay ng mga tinatamaan ito. Pero si Francis M. at ang kanyang pamilya, malaki ang pag-asang hinarap ang sakit. Katunayan sa 2 blog site na ginawa mismo ni Francis M., nakadokumento ang kanyang laban. Ito ang kanyang kahuli-huliang larawan na pino sa kanyang blog bago siya tuluyang pumanaw. Sumasailalim siya noon sa 4th round ng chemotherapy, pero aninag man ang pagod sa kanyang mga mata, nakuha pa rin ngumiti ni Francis M. Sa ilan pang larawan, makikita ang mga hirap na pinagdaanan ng kanyang katawan. Sa isang punto ng kanyang laban, ito ang inabot ng daliri, kamay at braso ni Francis M. Nabugbog ng husto sa dami ng mga kinailangang iturok na gamot at tests. Katunayan nito lang Disyembre, habang sumasailalim sa 3rd round ng chemotherapy, tinamaan ng master rapper ng sepsis at kwento mismo ni Francis M. na sa bingit na raw talaga siya ng kamatayan noon. Dahil sa impeksyon sa kanyang dugo, lumobo ng ganito ang kanyang paa. Hindi lang kasi cancer cells ang pinapatay kapag nagkikimo ang isang tao, kundi magi ang mga panlaban sa sakit at impeksyon. Pero sa kabila ng iniindang karamdaman, namutawi pa rin ang positibong pagtingin ni Francis sa buhay. Makikita rin sa vlog na kung maayos naman ang kanyang lagay, may iba't ibang bagay siyang pinagkakaabalahan kahit nasa loob ng ospital. At hindi nga panay sakit at hirap ng katawan ang madarama sa kanyang mga vlog. Damang-dama rin dito ang pagmamahal mula sa medical staff na umaruga sa kanya, sa kanyang mga kaibigan at anak, mula sa asawang naging katuwang ni Francis sa kanyang laban, mula sa kanyang mga ngiti na pirming may pag-asa at nagbibigay inspirasyon. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.